Urgent na urgent talaga itong trabaho na ito, hinahanap nila. Free lodging ka rito at saka free food ka pa. So maganda, ano, meron ka pang extra budget sa travel pa nag-travel ka. Magandang araw po mga kababayan, Daddy Lou Vlogs po ito. At maulan maghapon sa amin dito ngayon. Kagabi pa maulan na maulan, talagang di maintindihan ang panahon dito sa amin. So ang topic po natin, ito po ay tungkol dito sa pagdi-DIY sa online application. Medyo bibigyan ka ng kaunting guide, ano? At saka po, ito ay without consultant at agency, ano? Without. Pwede rin kayong magkumuha ng consultant kung gusto niyo, pero bibigyan ko na kayo ng magandang guide rito. At tapos, dito na rin sa mga malapit na mag-exit or nasa ibang bansa pa na nagbabalak na mag-apply pero naguguluhan. So ito, may isang paraan na yung mga caregiver natin na sa malayo. May mga isang week kayo na pwede nyo gawin eh, na hindi nyo na kailangan pa at magpakahirap sa paghahanap ng mga agency o applyan. Ito ang gawin nyo, susundin nyo lang ito. Kaya stay tuned kayo, tapusin nyo yung video nito para na hanggang dulo. Para na sa ganun makuha nyo talaga yung informasyon. Pero bago yan, ano? Bago yan. Kung bago ka sa channel na to, click mo na subscriber button at saka yung notification bell. Uy, perfect ako din. Ako, hindi ako nabulol. Ayan, para hindi ka, hindi ka mahuli. Lagi kang updated. At of course, yung mga trabaho pa rin na walang placement fee at no IELTS. Yan ang mga pag-uusapan natin. Pero syempre, babala muna po. Babala. Mag-iingat po lagi tayo. Ano po? Tandaan yung mabuti. Ano yung aking pong comment? Mag-iingat po. Ingat. Pag-ingat. Wala po tayong masyadong kumpiyansa sa sinasabi nyo na yan. Pag ako po yung nag-comment ng ingat, okay, huwag nyo na pong ipagpatuloy. At dito naman po sa mga may message sa atin sa FB na hindi raw makapasok o baka daw naka-block, ay ayusin natin. I-check ko muna, ano, baka yung team ni Daddy Lou Vlogs ay medyo nagalaw. Okay? At yung mga nagpapa-shoutout, meron tayong katuwaan bago. Ito maganda, katuwaan bago. Palibasa, napakarami nagpapa-shoutout. Ganito na lang. Kasi may nababasa ako eh. First, di ba? First daw siya ng countdown na siya talaga nanood. Pag-upload pa lang. So, bakit din natin gawing first five? Kung sino yung first five, yun yung siya shoutout natin kada upload natin. Okay? Oh, mag-agree ka na. Ayaw mo pa. Oh, sige. Ayan. Tapos, ang susunod natin na topic, yung topic para natin sa araw nito, itong registration pa rin. At saka yung mga sa ibang bansa, paano pag-apply na sa ibang country's application. Okay. Nasaan na tayo? DIY application. Ito po ay PR landed. Landed po ito, ano? Pag kayo po, pag in-apply nyo po ito, maghihintay na lang po kayo dito ng ano nyo, COPR nyo sa Pilipinas o kung nasan man kayong bansa at papasok nyo na lang yan sa border at permanent residence na kayo. Landed kayo. Yan po yung tinatawag na landed. At ito po ang mga pangunahing kailangan nyo rito, ha? O, ito yung mga unang pangunahing kung ito ang gagawin nyo na DIY. Kailangan po ready ang passport nyo. Tapos may IELTS na rin kayong ready. Meron kayong educational assessment, ECA. Ready na rin po yan. Tapos yung mga work history nyo, ipunin nyo na yan, ready na yan. At saka yung pinaka-importante sa lahat, funds. Okay. Bakit ko po pinasasabi sa inyo na pinagre-ready ko kayo sa mga bagay na ito? Ito yan eh. Ang pag-a-apply po dito sa DIY na ito, sa application, dito po sa pag-fill up ng application pa lang, through computer po ito sa site nila, ang gagawin nyo pong uploading dito ng mga resume nyo at mga credentials or mga IELTS result nyo, ECA results nyo, lahat po yan, scan and upload lang. Ano po? Scan and upload. So, meron po yung step by step. Sa first page, siguro yung inyong personal information. And then, yung second page nyan, yung mga hihingi na sa inyo, yung mga data ng family members nyo. Ilalagay nyo rito yung mga family members nyo eh. Kailangan yan ay nakalagay lahat, ano, yung mga isusulat nyo dyan. Nandiyan, may mga sinasabi dyan. May tanong, ano nyo lang. Sinasabi dyan, upload your work history sa part na yan. So, upload mo dyan yung mga work history mo. Lahat yan, magkakasunod. So, susundan nyo lang yan. At hindi mag-go through yan, guys, hanggang di ka nakakalampas to sa isang page na yan. Doon sa pinagagawa sa'yo, kailangan mo. Ngayon, dito po, mag-open kayo dito ng account. Sarili nyo account. Gagawa kayo ng password nyo. Gagawa kayo ng username nyo. So, yun ang lagi nyo pambukas dito sa account na ito. Para pag kayo ay magtutuloy na, ano,
pagka napagod kayo or nag ano, bukas naman, so sa-sign out mo lang yan, log out ka lang, and then kanabukasan, sign in ka ulit, and then tuloy ka na naman, ano, kung halimbawa wala pa yung ano. Pero mas maganda ready na lahat eh. Sabi ko sa iyo, bago kayo mag-start, ready na lahat. Bakit? Kasi po, itong DIY application, online application na ito, ay ito po ay may time frame. Kailangan po nyo itong meron po itong silang buwan o ano man. Malala, makikita nyo lahat din. Makikita nyo lahat yung requirements na nandun yan lahat. So, may time frame po yan. Kaya kailangan ready po lahat ng documents ninyo. Ika nga, pag kayo naupo sa computer, pagbukas nyo yan, fill up mga pangalan nyo, passport number mo, taratatatat, birth of date, taratatatat. Tapos, next page, nakalagay doon, upload your, do you have your IELTS result? And then, lagay mo na doon. Paano kung wala, di ba? Teng, ano? Na nga. O sige. At then, dahil nga may time frame, unahin nyo munang i-ready ito kung kayo ay talagang interesadong sumabak dito sa DIY online application na ito para sa maging landed ng permanent residence ka. Hindi mo na kailangan dito ang employer. Hindi mo na kailangan dito ang mga job offer. Okay? Ang kailangan mo rito ay funds. Importante yung funds dito, ha? So, kailangan mo ng funds dito. Dahil nga, papaliwanag ko ulit, ang funds po, kasi nga po ay darating kayo sa Canada na kayo ay landed na. Wala po kayong employer. Wala po kayong job offer. So, mag-a-apply po kayo dyan para po kayong magbibigay kayo dyan ng mga resume or mag-job hunt kayo. Mag-iikot-ikot kayo dyan. Pero, bago naman yan na dumating yung time na yan, bago ma-approve yung application mo, meron ka na mga ano niyan, may mga update ka na kasi magkakaroon ka na ng mga idea niya kung saan pwede maghanap. At kung saan pwede maghanap ng matitirahan, ng apartment, makakapag-browse-browse ka na niyan. Kung magkano ang upa, so matatantya niyo na. Ano? Tapos yung mga job site, makikita mo na kagad dyan, Indeed.ca lang eh. So ano ka na doon, halimbawa dumating na yung mga papers mo, ano? Ta ready na, ticket na. Pasok ko na ngayong gabi, kinabukasan ng alis mo or sa isang araw. Ngayon, mag-ano ka na, tingin ka na sa Indeed.ca, tingin ka na doon. Laglag mo na ng laglag yung resume mo, lagay mo lang ng permanent residence, so mabilis na yon. Okay, ngayon, importante rin po ito, ano? Baka malimutan natin, importante ito, ano? Kasi dahil nga sa scan and upload lang yung ginagawa nyo, so in-scan nyo lang yung mga documents nyo, yung mga lahat ng original po ninyo na i-fill up nyo rito, kailangan nakatabi. Na itatabi nyo po ito sapagkat ito po ay hahanapin sa kahuli-hulihan. Sandali, pag mga mabisa na, kailangan na yung mga original documents. Imamatch nila yan kung ano yung fill up mo ron at hiningin nila yung documents na yun. Kailangan mag-match. Baka mamaya ilagay mo doon 10 years yung work history mo doon sa isang trabaho, tapos yung backup sa COE mo, ano lang pala, 3 years lang o 4 years, ano? Hindi magkakaroon ka ng problema. Magkakaroon ng problema. Mahirap maganda, mag-asikaso ng papeles na ganyan. So, maingat po tayo sa pag-fill up, ano? Kailangan po nating himayin mabuti, basahin mabuti, at itagong mabuti yung mga hard copy natin. Lahat ng in-scan nyo, in-upload nyo, itago nyo. Lagyan nyo ng date kung kailan nyo in-scan. Lagyan nyo sa isang folder, itago nyo ng mabuti, isusin nyo. Lagi nyo yung talagang tinitingnan at baka nagugulo. Okay, kung maaari, magpakopya kayo ng mas marami para marami ka pang kopya. So, yun po yun, ano? Yan ay kung nasa Pilipinas ka at itong mga nasa ibang bansa na pwede rin mag-cross country sa ganitong application, pwedeng pwede ka rin. Ganito rin ang gagawin mo. Pupunta ka lang sa site na ilalagay ko sa link, ano, sa description box. Puntahan mo ron sa cic.gov.ca. Click mo dun sa migrate. And then, ando na yung susundan mo na yan. Susundan mo na isa-isa yan. Pasensya na kayo. Matatutuyo ang laway ko. Dry. Magmalimit magsalita. So, susundan nyo lang yun. At gagawa ka muna ng account mo dun. Ano, para magtuloy-tuloy yung application mo. Pero make sure muna na pag nakita mo na yung site, huwag ka munang gumawa ng account kung hindi ka pa kumpleto. Yan ang hints doon, ha. Kasi baka gumawa ka agad, hindi pa kumpleto, mauubos yung oras. Ano? At saka yan po, hindi po pwede
na ikaw ay nag-apply ng halimbawa express entry, nag-apply ka, hindi ka po pwede mag-apply ng ibang program. Isa-isang program lang yan, palilipasin mo isang taon kung gusto mo mag-apply ng next, ng ibang program. So express entry at saka itong provincial nominee program, ano ba ang pagkakaiba nito? Ang provincial nominee program po ay dadaan ka muna sa isang province, kagaya na Saskatchewan, ano maghihintay ka sa kanila ng invitation to apply. Doon ka muna dadaan ano, sa Saskatchewan, at pag na-recognize ka nila at binigyan ka na nila ng ITA invitation to apply, eh yun na yung kasi na na-promote ka na ng ano yan, ng probinsya eh. So yun yung kinatawag na PNP, Provincial Nominee Program, na nominee ka na nung ano, nung probinsya, binibigyan ka niya na ng go signal kasi ni-nominee ka, pwede mo nang i-apply ng permanent residence yan. Tuloy, magtutuloy-tuloy na yan. At importante rin yung mga kamag-anak nyo, kung may kamag-anak kayo sa Canada, kagaya rin sa Saskatchewan, kung may kamag-anak kayo, ay malaking tulong yan dito sa gagawin yung pag-a-apply dito sa PNP. Ngayon, ito namang express entry. So ito naman po express entry, direkta na kaagad ito, ano? Direkta na kaagad ito, wala itong probinsya na naghahawak sa'yo. Ito po ay talagang diretso na doon sa CIC, sa immigration yung inyong mga papel. So, susundin mo lang lahat yung requirements nila at then, ayun, marami naman nakakapasa dyan dahil ano lang naman yan guys eh. Kumbaga, points, edad, pinag-aralan, yung IELTS mo, trabaho mo. So yun ang mga ano diyan, 'di ba? Yun ang mga point system diyan. So malaking bagay 'yon sa na meron ka ng mga ano na 'yon. So magiging malaki kagad yung puntos mo at saka meron ka pang funds na ready. So ayan. Speaking of funds, ano po? Kailangan po yung pera nyo. Kung hindi man sa inyo yung pera at pinahiram sa inyo, kailangan na sa pangalan nyo. Kailangan na sa pangalan nyo kasi hindi po pwede pinahiram sa inyo pero nakaano lang, hindi po pwede. No? Kailangan talaga na sa pangalan nyo yung pera na yon. Ganun ang sistema niya ng express entry na yan. At ito po ay pwede sa buong pamilya pag apply nyo. Pati sa PNP, ganun din eh. Buong pamilya rin, mga anak nyo. Makikita nyo rin po dito sa site na ito, lahat. Dito na rin kayo magbabayad. So legit na legit, 100,000% legit. Dito na kayo magbabayad, makikita nyo yung presyo ng bata, kung magkano sa bata at sa adults, ano ilan ang processing times, machi-check nyo kung ano ba yung status ng application nyo, machi-check nyo, lagi yan, magpapalitan na kayo dyan ng email, kada bukas mo nung application, nung account mo, meron dyan mga inbox na mababasa ka dyan, kung ano man yung dapat na hinihingi pa sa'yo, maaaring hingan ka ng ganito, hingan ka ng ganon, so, dire-diretso na yun guys, ano? Yan ay dun din, para din yan po dun sa, ano, para din po dun sa mga cross-country yan. Yan ay makakaano sa inyo, makakatulong din. Dahil pwede rin kayo. At doon naman po sa, ano, funds na magagastos nyo, depende na po ito, depende na po ito. Nakalagay naman po yan dun sa website eh. So kaya wala na kayong problema. Ito po ay pwedeng DIY nyo or pwede rin kayong kumuha ng consultant or agency. Ang pagkakaiba lang po niyan, siyempre, pag DIY, ikaw lahat ang gagawa nun. So, medyo nakatipid ka naman ng konti. Pag may consultant ka, yun nga, hayahay ka dahil nakahiga ka lang. Dahil, naghihintay ka lang kung anong kailangan mong isubmit. So, yun po yun. Nasa sa inyo yung decision. Make sure lang na legit yung makuha nyong agency at saka yung mga consultant. Okay, yung binanggit ko nga pala kanina, trabaho na tayo. Yung binanggit ko nga pala ang mga trabaho kanina na urgent na urgent. Ito po, dito po ito sa consultant na natin dito sa Canada na nag-message sa akin kanina na para po ito sa mga nandito sa Saskatchewan. Kung may mga kakilala kayong welder, naghanap ng welder at food, free food yan. Free accommodation. Tsaka yung mga trips nyo, free yan. Tago nyo na yung resibo. So maganda, maganda yung offer nila rito. Kontakin nyo ako or sa aking Facebook page sa Daddy Lou Vlogs para maano natin yung trabaho na yon. Ako po, gustong-gusto ko, kaya lang, kay Commander, nag-ahatid-atid pa ako, hindi pa siya masyadong marunong mag-drive. Okay, ito na po, ha. At dito naman sa trabahong walang placement fee at IELTS, ito po ang mga babanggitin kong mga trabaho na walang placement fee at walang IELTS. Must be, ano po ito, babae at lalaki, 18 years old and above,
must be a vocational diploma, short certificate. Ayan ha. Legit ito, 100% legit, no placement fee, no IELTS. Ito yan. Yung may funds, para magkaintindihan tayo, doon yan sa program ng kagaya ng PNP at saka mga Express Entry. Yun po yun ha. Yan na yung mga landed pag dumating may mga funds na ganyan. Okay? So, trabaho. Alam ko naka-posting na itong mga trabaho na ito. Itong cabinet maker nila. Yan, naka-posting na pa. Sa actually nga po, may nakapagpasa na ng sa bilis. Ano? Binabasa ko pala ngayon, may nag-ano na, meron na nag-apply. Tinang natanggap na yung kanyang application. So, wait ka lang. At good luck sa'yo. Kung good luck. Sana maging maganda yung ano. Cabinet assembler. Yan ang hanap nila. Cabinet maker tsaka cabinet assembler. Kasama yan. At tsaka yung mga welder natin. Shoutout sa inyo lahat. Ang mga kabakal. At tsaka electromechanic. Ito po ay sa First Dynamic. Doon po kayo magsasadya sa First Dynamic. At dito naman po sa Magsaysay Global, yung butcher at saka meat cutter, nandiyan pa rin. Okay. Paano naman ang pag-registered na bulol na naman. Ganito po, ano, lilinawin ko ulit. Okay, class, makinig kayo mabuti. Pag-registered, pag nagpunta po kayo sa website nito, lalagay ko sa description box, click nyo yung kanilang website na yon. Pag nakita nyo, meron doon job o jobs. Click nyo yung mga jobs na yan, jobs opening. At meron po dyan na bago ka makapag-apply sa isang trabaho na yan, pag-click mo yung trabaho na yan, click to apply, may registration sila dyan na tinatawag. So, doon mo ilalagay yung mga information mo. Pero make sure na meron kang POS. At doon sa nahihirapan na makapag-register, talaga pong mahirap-hirap. Sa dami po, volume po. Sa katunayan nga po, yung mga kaibigan natin iba, nasa Japan at nasa Singapore, may mga POS naman sila, no? Pero nahihirapan pa rin mag-ano. So sabi ko, mag-try kayo. Huwag kayo dyan sa isa. Kung nahihirapan kayo sa isang agency at na parehas naman merong hiring, kagaya ng welder, lumipat kayo sa kabila. Diba? Meron naman dyan sa kabilang agency, doon mag-try kayo. Puro ganyan po ngayon ang sistema, registration. Mag-registered kayo. At meron tayong video niyan, mga nakaraan, pwede niyong panoorin. So, ayun ano, ganun lang po yun. At yung shoutout natin, yung first five. Ha? First five lang siya, shoutout ko talaga yung mga nauna. Maglagay na lang kayo ng first, second, third, fourth. Okay? O, sige, ano, sana ay kahit paano nakatulong po ito sa inyo. Ano? Itong ating pinag-usapan sa araw na ito. Itong how to apply online DIY. Na ilalagay natin yung sa description box yung link ng cic.gov.ca. At kung sinisipag kayo, kasi na-vlog ko na po itong matagal na eh. Kung sinisipag kayo na manood at magkalkal ng mga videos ko, meron po ako doon guide niyan sa CIC, yung pag-apply kung paano gumawa ng account sa kanila. Kasi hindi ko po ma-upload yung ano nila, yung site nila eh, umiitim. Medyo mahigpit yung government, yung CIC, yung site na yan, napakahigpit. Pagkakinuha ko ng picture yung kahit ano, pag in-upload ko, wala na, itim na kagad. Ang lakas po ng copyright na, kaya ano, mamalupit. Okay guys, ayan na muna yung atin. Ano? Ito na muna yung atin sa araw nito, sa maulang araw nito. At shoutout sa inyo lahat. Tsaka doon sa mga naghihintay-hintay na lang dyan. Nakangati-ngati na yung mga ano niya, pagkawal. Shoutout, konting-konti na lang. Konting inat na lang yan. At doon naman sa mga nag-uumpisa pa lang, huwag kayong maiinip dahil nandito tayo eh. Nandito tayo, pagtutulungan natin yan para sa inyong kinabukasan, sa future natin lahat. Maraming salamat guys. Good luck sa inyo lahat. And happy weekend na siguro. And we love you all. God bless.